try nyo pong maging open-minded. Try nyo pong intindihin yung mga bagay-bagay muna bago kayo gumawa ng hindi maganda or magsalita ng hindi maganda. Okay, marami ang... So, alam naman natin na lumabas na yung unang vlog ni Mygz Molino at actually magkakaroon nga ng kasunod ng vlog, ng second vlog. And makikita natin yan doon kay Gwenchana, yung isa sa mga sinasabi kong mapagkakatiwala ang tao para kunan ng impormasyon regarding dito kay Mygz at sa kanyang mga activity, kasama na rin yung pamilya Molino. Ngayon, sa pag-release ng kanyang first vlog na yon, itong kanyang pamangkin na si Toto is nagkaroon ng mensahe para sa kanyang tiyuhin na halos dito malalaman natin na talagang hindi pa ganun naka-recover si Mygz sa senior niyang post ng post of encouragement para sa kuya niya, sa tito niya. So, yun yung kunin ko. Bibigyan ko ng sarili kong opinion at manghihiram po tayo kay Madam Gwenchana. Madam, sana po mapanood mo ito at kung sakaling hindi niyo po magustuhan yung gagawin kong reaction, please do message me or put, say something on the comment section para po mag-delete ko just in case na ayaw po ninyo. And bago nga po pala ako magsimula, ako po si Citinshay06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po at pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon, kung meron kayong suggestion, recommendation, comments, opinion, please leave it on our comment section para naman po mapag-usapan natin inyong kuro-kuro at kung anong paman po yung gusto niyo i-share. Ngayon, negative or positive yan, as long as makataon yung sinabi o message, binabasa ko po yan at nagre-react din po ako. Sumasagot po ako sa inyong mga comments and I really appreciate po yan. And Madam Gwen, Chana, sana po, just in case mapanood yung hindi niyo po magustuhan, please message me na lang po. And I'm very much willing to delete this just in case you feel offended by not talking to you first before doing this reaction video of mine. So, yun lang po. And pakinggan po natin yung mensahe ni Toto or ni Christian, yung pamangkin ni Mygz, na kung saan binasa ni Madam Gwenchana yung message na yun. Ito yung post ni Christian. Babasahin ko ha, yung post ni Christian Molino Tenorio. New vlog, new vlog. Arat po, manood. Lahat ng tao may pinagdadaanang laban. There are times na matutulala ka na lang at maiiyak kasi all the time, bawat kilos at galaw mo, hindi mo talaga maiwasang may maalala. It was easy sa totoo lang. Ang daming issues at paninira na nagsilabasang during that time. Pero nagpakatatag ka. You remain humble at pinapasadyos mo ang lahat. Kasi we all know na si Lord lang ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Ang salita ng tao. So, based dyan sa message ni Christian or ni Toto, is talagang hindi pa ganun fully recovered si Mygz. And nakita naman natin kung gaano siya kahambol na talagang hindi niya pinapatulan yung mga sinasabi ng mga tao na sa paligid niya. Regardless, napaka-below the belt na yung banat sa kanya na kung ano-anong issue na yung sinasabi sa kanya. Pero nananatili siyang tahimik. And sila, kumbaga, yung mga taong dapat natin unang paniwalaan dahil sila talaga yung close na kasama ni Mygz sa kainan, sa tulugan, sa bahay, lahat ng mga activity. Sila yung unang nakakaalam ng mga ginagawa ni Mygz. So ito yung mga resource person na dapat muna nating alamin, okay? Na kung ito isa alam nila na hindi maganda yung ginagawa ni Mygz, sa palagay nyo, hindi rin sila yung unang magre-react, di po ba? So doon sa mga talagang naninira at medyo hindi maganda yung dating na ginawa ni Mygz para sa kanila, maging try nyo pong maging open-minded. Try nyo pong intindihin yung mga bagay-bagay muna bago kayo gumawa ng hindi maganda or magsalita ng hindi maganda. Okay, marami ang may mga umalis, lalo nung nalaman yung balita, yung ikinalat na balita ni Mirna. Maraming naapektuhan, kaya may mga umalis. Pero mas marami pa rin yung natira. So sa mga ganitong bagay po, yung mga close sa family ng tao yung una nating pakinggan. At yung mga taong sa tingin natin is reliable para kunan ng impormasyon. So dito po sa sinasabing ito ni Toto, is makikita natin na hindi pa ganun kung nakamove on si Mygz. Ay makapangyarihan at ayaw mong gamitin yung salita mo kahit simula pa lang ng mga issues. Bakit? Kasi may respeto ka at ayaw mong makapahamak ng ibang tao. Proud kami sa'yo kasi kahit mahirap, mas pinili mong tumayo and it brings you closer to God. Sobrang na-test yung faith mo and it's very pleasing na sa pagbabalik mo, tumulong ka kaagad sa tao. Welcome back dito. Suportado ka namin kahit anong mangyari. Ayun, yung message ni Toto sa kanya.
So yun, kita nyo naman, alam ni Mygz kung ano yung mangyayari kapag siya is nagsalita. Alam niya kung gaano ka-powerful yung mga salita na binibitawan nila. Siya mismo alam niya kung anong implication ng sasabihin niya. At siya rin mismo alam niya kung anong implication ng sasabihin niya doon sa mga ayaw sa kanya. Dahil kaya nilang gawa ng isurcumbent yung mga ganitong issue. Okay, kahit magsalita siya, yung salita niya yun is magagamit yun para gamitin against din sa kanya. So what more is better is manahimik. Diba? Much better na manahimik na lang siya. So yun yung ginawa niya at pinasaduce niya yung mga pangyayari. Hirap siya sa pag-move on. Nakita naman natin yun doon sa mga vlogs. I mean, doon sa mga interview sa kanya. Doon sa mga pinakita ng kanyang mga kamag-anak. Yung mga nasabi na rin ni Jason. Diba? Nakita natin doon kung paano apektado si Mygz. Pero nanatili siyang tahimik. Hinayaan niyang magsalita na magsalita kung sino man. At hindi talaga siya nabitaw ng anumang comment with regards doon sa matter na pinag-uusapan. Nang sa kanya, tinutuloy niya yung mga gawain niya. And ang kauna-unahan niyang vlog is talagang napaka-meaningful. Dahil tumulong siya doon sa cancer patients. Na alam naman natin gaano kahirap yung laban na yun. Lalo't stage 4 yun. Pero yun yung una niyang piniling tulungan. At yun ay plano na nila na mahal nung nabubuhay pa yun. So, makikita natin dito na hindi pa talaga siya totally recovered. Marami pa siyang mga bagay na nag-a-adjust pa siya. At doon sa first vlog niya talaga makikita mo naman na hindi na ganun siya kaka-excite. Okay, parang may kulang talaga doon sa ginagawa niya. So doon sa mga naninira or sa mga hindi nakakaintindi, please, open your mind. Be reasonable enough to listen to every words or every vlogs na nakikita nyo or sa mga nakikita nyong comment. Maging reasonable po tayo. Intindihin po natin siya. Alam natin na mayroong hindi nagustuhan yung ginawa nila. Maraming hindi na, may mga hindi rin nagkagusto doon sa issue na lumabas kayo, yung iba is nagalisan. But ang hinihingi ko lamang at ng iba pang mga supporters niya is pakinggan nyo yung both side. Alamin nyo yung bawat issue. Maging logical thinker po tayo. Para din po yun sa atin. Para mas maintindihan natin yung sitwasyon. Hindi para gumulo pa lalo. Okay? Talagang may kakaroon ng issue yan. But it's up to us to understand kung ano ba yung mga nangyayari. So hanggang dito na lang po at sana nagustuhan nyo. But bago po ako tuloy magpaalam, please, kung gusto nyo po pong maghanap o naghahanap pa po kayo ng ibang YouTuber na gustong panoorin, please visit Mariano GTV. Isa po siya sa aking nire-reaction na video na kung saan kakaiba yung istorya nila. Isang Aita na in love doon sa isang city girl o laki sa hungsod na babae na nagkaroon ng relasyon. Na ngayon is isa ng full-time vlogger na kung saan pinifeatures nila yung kanilang daily lives, mga good vibes nila at nagla-live streaming po sila, nagkakantahan po sila. Ang pinakatalent po ng lalaki is kumanta. Same thing with the girl. And sana po magustuhan ninyo. Just visit Mariano GTV and kung magustuhan nyo, please subscribe. Okay? And maraming salamat po.